to the point. Oras, 55 minutos na magkalipas ang alas 8 ng gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan, Lakbay Katoliko. Uli, nagbabalik to yung lingkod, Brad Eugene Gapo, Defensor Katoliko. Sa oras na ito, marami tayong pag-uusapan. Yan nga yung sinabi ko sa inyo, wala na munang Bisaya, Tagalog tayo ngayon, pagkagabi, ano? Para sa ating mga kapatid na hindi nagkakaunawa ng Bisaya, mayroon tayong Tagalog. So ang caption natin ngayon, magbigay tayong komentaryo regards about itong mga taga-ibang sikta na desperado na di umano sa banat Katoliko dahil yun nga sila ay nasasakta na at ang kanilang technique, yung mga style nila, yung mga gimmick nila, gumagamit na lang sila ng mga fake account, magpanggap na Katoliko upang pigilan nila tayo sa ating ginagawang mga live stream, ginagawang apologetic in live, mga ginagawang pagsasagot sa kanilang mga isyo. Muli, manalangin muna tayo in the name of Patris et Filiis Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father and to the Son and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of Patris et Filiis Spiritus Sancti. Amen. Magandang gabi. Welcome sa ating palatuntunan, ang Jan Samaya punto por punto. Magandang gabi sa inyong lahat, kay Reverend Father Darwin Gitgano, at sa lahat ng mga nanonood sa ating live ngayon sa buong mundo, sa buong Pinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa may kapatid natin sa pananampalatayang Katoliko na nasa abroad, ano, magandang araw sa inyong lahat. Hindi man kayo makikita ko in personal, but binabati ko kayo sa ating live dito gabi-gabi. Tuwing magla-live ako sa Tagalog section, ano. Anyway, itong sinasabi na, kasi mayroon akong natanggap na ano, na mga doon sa spam message ko na may nagpanggap na Katoliko. Hindi naman Katoliko. Sinabi na magbitaw ka na sa programa mo. Tigilan mo na yung programa mo. Lahat yung ginagawa nila, Katoliko ako. Yung programa mo lang kwenta. Kung Katoliko ka tunay, bakit mo nasabi yun? Ha? Bisa naman kanina, pumasok sa live natin, si ano, hindi ko alam kung ano yung full name niya. Nagpanggap rin na Katoliko siya. At ang nangyari, kasi nagpanggap siya Katoliko daw, hindi nga alam kung sino yung kura paruko nila. Hindi alam kung sino yung obispo nila. Straight to the point. Kapag ganitong klase yung mga banat, kung ano-ano na lang klase yung pandar nila, ha? Para tayo matigil sa ating gawain. Mark Linga, sabihin mo, sino ba ito? Now, ano bang minsan na may mga ibang sikta na gumagawa ng mga fake account, wala namang proper na kanilang mukha, proper name. Ano ba sadya nyo? At nagmumura pa sa tawag nito, nagmumura pa sa comment section. Alam ba ninyo kung bakit hindi kayo napansin sa Mita? Kung bakit hindi kayo napansin sa YouTube? Dahil panay yung pamura kayo eh. Di ba? Doon pa lang sa terms and regulations siguro, yung mga policy sa YouTube, policy sa mga Facebook, di na kayo pasado. Dahil in the first place, hindi kayo gumagawa ng tama sa loob ng guidelines sa Facebook. Parang si Dan Mahasin yan, bro, desperado na. Eh, ba? Kung ano-ano na yung mga paanda nila, kung ano na lang yung mga paanda nila, mga gimmick nila, para
mapansin sila sa social media at matigil tayong matitigil lang itong programa natin pag tayo patay na. Matitigil lang yung programa buong Katoliko kapag araw na ng paghuhukom. Di ba? Marami mga gimmick ngayon eh. Hindi ko lang alam kung ilan sila. Spamisis marami. Ako po ay Katoliko. Tigilan mo na yung live mo. Ito si Kwan naman, si Romo, John Romo ba yun? Yung Seventh-day Adventist. Hindi niya tanggap yung mga epic-epic natin. Straight to the point. Alam nyo kasi, sa lahat ng mga yung totoo naman yung sinabi sa Katoliko na naiinis talaga siya sa ano yung may epic natin na gunshot ano ganito. Para daw hindi bagay tignan. Sige. Since ito po yung live natin, more on commentaries po ito. Komentaryo yung datingan. So kapag komentaryo yung datingan, siyempre maglagay tayo ng mga effect. Ha? Para hindi dry yung ating deliberasyon. Yung sa inyo, dry na nga kayong magsalita, wala pang effect. Di ba, minsan nga may mayroon akong nakita na isang preacher na Seventh Adventist na aantukin ka talagang makinig sa live niya. So, maglagay tayo ng effect kasi ano ito eh. More on commentaries tayo, di ba? Kaya yung ginagawa natin, instead na magbigay tayo ng mga halimbawa, yung mga pastoral way of preaching. So, yung pastoral way of preaching, imposible naman na ganito yung lagay mo ipik, oh. So, hindi yan, di ba? So, minsan, pag pastoral way of preaching ka, sumasagot ka sa mga issue ng, bakit kayo may ano, bakit kayo nagsasign of the cross? Bakit may purgatorio pa yung Katoliko? Bakit pinagdasal nyo pa yung mga yumao na? Di ba? So, mga proper way of, yan, yung mga proper na pagsagot yan is pastoral way of preaching. So, ibig sabihin, ito, may mga basher natin dito sa comment section, normal, na pagbasher, bigyan natin ng kwan, pansin ito mga basher, kasi in the first place, nagpapapansin talaga sila dito sa ating live. Okay ito kasi maraming followers to dito tayo, magpapapansin tayo dito dahil dagdag followers na rin sa atin to. Mali yung ano nyo, tira nyo. So normal na mangungomentaryo tayo sa mga ban natin yung Katoliko. Mga ban natin yung sa Katoliko, ano? That's why, maglagay tayo ng effect. Huwag naman siguro yung kuhan, di ba? So kung nasasaktan ka sa ano, sa effect ko na ganito, yung may mga minsan pa may mga intro natin, oh. Pagpasinsyahan na muna dahil yung mga preacher nyo, wala naman kayong ano, onsay la in term sa religion. Pagbigyan natin ng pinakamahabang meaning yung religion, is yung tinatawag sa Bisayan, tinuuhan, belief in short. Di ba? So ibig sabihin, ano ba problema mo sa relihiyon? Natalo ka na nga kanina. So ayan na. So kapag ganitong mga banat kasi nila, para mapapansin talaga sila sa social media in short. Therefore, yung iba, mahilig tong gumagawa ng mga fake account, panay pamura sa mga Katoliko, hindi ba alam? Hindi ko naman ibig sabihin nila lahat, yung mga Protestante, yung mga Seventh-day Adventist, yung mga born again, lahat sila yung pinakakwan, yung Iglesia ni Cristo, yung Iglesia ni Cristo, mahilig yan gumagawa ng mga fake account, tira ng tira sa Katoliko, pagamunin yung debate, hindi naman pumayag, ang daming dahilan. Yeah, ang daming dahilan talaga. Straight to the point. So, ayan nga. First Timothy, tinuuhan gani. Hindi, pagkwan ka, Tagalog ka. Huwag kang magbisaya. Kung hindi mo kayang mag-Tagalog, doon ka na lang sa Bisaya section ko mag-comment bukas. Kasi Tagalog po tayo ngayon, ha.
Alam ba ninyo kung bakit ko binigyan ng pansin itong mga hindi marunong magbisaya? Dahil para makakaintindi sila sa ating kwan, sa ating live. Kaya nga minsan, kung tignan nyo yung senaryo sa ating live, komentary dating po ito. Magbigay tayo ng komentaryo with verse. O diba? Pwede naman tayo magbigay ng pastoral way of preaching yung ganito kasi bakit ang Katoliko may sign of the cross, naniniwala at mga ganito, ganito yan kasi ganito yan kapatid kasi ganyan. O diba? That is pastoral way of preaching. Pero itong ginagawa natin ngayon is more on commentary. Particular, binigyan ko kayong pansin eh. Dahil in the first place, kayo mismo nagpapapansin na sa Facebook. Straight to the point. Minsan nga, yung iba gumagawa, ayun nga, fake account. Ano sadya ninyo bakit kayo gumagawa ng mga fake account? Anong kadahilanan kung bakit kayo gumagawa ng mga fake account? Ha? Gumagawa kayo ng mga fake account. So, ibig sabihin, very clear, religion, other term ga po. Yung religion kasi, sinasabi ko, that is came from the Latin word religare. Meaning to say, to bind. Ano bang dinudugtong? Ano bang tinatali? Bind, tali. Pag tinatalian yung ang ating relasyon sa Diyos ay itinali back to God kasi tayo po ay nahiwalay dahil sa kasalanan. Kaya in the first place, si Kristo sa Roma sa Estres, siya yung nagtali sa atin sa pamamagitan ng siya'y nagpapakamatay. And that is why Christ is religion. Christ is religion. Kung ayaw mo maniwala, di wala akong pakialam sa iyo. Ika nga ni Reverend Father Darwin Gitgano, hindi kami interesado sa mga taong hindi naman open-minded. Wala. Ang dapat sa inyo, magiging open-minded kayo. Nagbasa ka magka ng Biblia. Sabi mo eh, nagbasa ka ng Biblia. Pagkasabat yung pag-uusapan mo eh, alam na. Ha? Nagpanggap ka lang ng Katoliko, pinapakita mo crucifix, wala ka namang suot. Straight to the point. Hindi ibig sabihin, nagtrabaho ka sa may-aring Katoliko, yung sasakyan na ginamit mo na may nakasabit na rosary, Katoliko ka na kagad. Ha? Pero sa religion, nagkawatak-watak. Ay ba yun? Yung sinabi mong nagkawatak-watak, kay Martin Luther yun. Yung Katoliko, walang watak-watak ito. We are one with Christ. We are one with Magisterium. We are one with tradition. And we are one with Bible. Ayan kasimple yung Katoliko. Pag may lumabas sa Katoliko, bumawasan ang sarili niya simbahan, ay sa kanya na yun. Wala tayong pakialam sa kanila. Si Martin Luther, lumabas nga, nagtayo siya ng sarili niyang Lutheran Church. At sinabi niya, i-re-reform niya yung simbahang Katoliko. I don't know kung bakit na paano yung Katoliko nire-reform niya. Hindi na-reform yung Katoliko. In fact, siya pa nga yung na-reform. Yung Protestante, ang dami nagkawatak-watak. Libong-libong Protestante na ngayon. Yeah? Straight to the point. Sandali lang. Nagkausa ta sa anim ni Jesus pero anong watak-watak? Kailan naging watak-watak itong religion? Wala na, hindi naman kung nagkawatak-watak man, kumbaga ikaw na yung watak-watak dahil yung isip niyo watak-watak pa rin. Yeah? So watak-watak yung isip mo. Ay, sa ating Star Cinder, magandang hapon. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tangali. Doon sa may, Canada? Anong oras dyan sa Canada? Tignan natin itong, sino ba itong ano? Yung gusto pumasok. Kaya, mag-ingat tayo sa mga tao. Mahilig sa... Ito yung mga panda nila, mga pick account para pag watak-watak means bulag-bulag.
iba-iba ang paniniwala ay Protestante yun. Wala na akong pakialam kung bakit maraming mga watak-watak na relihiyon, maraming mga relihiyon nagsitayuan ngayon because of money and pride. Diba, sinabi ni San Pablo na yung relihiyon is the source of ganito, pira. Kung iwala. Sa din bro, sa ibig sabihin, 1 Timothy 6 ano? Mm. 1 Timothy 6 chapter 6 verse 10 yata. Versailles. Oh, ito yung banggit ni ano, ni San Pablo. Kaya nga maraming relihiyon. Oh, ito 1 Timothy chapter 6 verse 6. Ayan, no? Sabi ni San Pablo. Oh, ito sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. That's why pira. Pira. Because of money. Wala namang nagka-interest na magtayo sa nang sariling simbahan niya kung walang ganito. So anong pinagkikitaan nila kung bakit sila may ganito? Because of 10%. Ha? Because of 10%. Kaya paano yung mga pastor bro, aka sa may feed ako sinalihan doon bro kay Russia. Topic na doon, 10% yung topic. Ka ang grabe yung topic mo, puro 10%, 10% lang yung topic nila. Mm-hmm. Bakit kaya diyan ang kanilang pinagpupukusan ng 10%? Diba? Kasi diyan sila kumikita. Diyan sila kumikita sa 10%, kaya nga. Kaya nga sa Kristiyano bro, bubabasan po natin ang Kristiyanos bro sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang pagbibigay ay kusang loob. Kung ikaw magbibigay, dapat masaya kasi yung puso na ikaw ay nagbibigay. Hindi ka, yung iba kasi, kaya yung ibang religyo, yung ibang sekta talaga bro, babasahin talaga lahat yung Malakias 3:10. Kaya inoobliga yung mga taong hindi pa masyadong alam yung Biblia, tapos sumusunod talaga sa Diyos, ay magbibigay talaga sila bro. Paano ba, saan ba nila naibigay yung 10% nila? Sa Diyos ba? Hindi, sa pastor naman eh. Kung babasahin na ating Malakias 3:10 ibigay, di ba? Dalhin doon sa templo. Tapos ang tanong, saan templo ba yan? Templo ba yan ng ano, yung 70 Adventist? Hindi. Templong Katoliko yun. Templong Katoliko yun. 70 Adventist, nanguligtas sila ng 10%. Ang tanong ang tanong ngayon, templo ba yan ng 70 Adventist ang tinutukoy dyan sa Malakias 3:10? Wala namang pastol ang pinag-uusapan dyan sa Malakias 3:10 eh. Ibigay sa Panginoon. Tanong, sino pa tatanggap para maibigay sa Panginoon? Bro, by the way bro, yung pumasok kanina na may balbas, naniniwala ka bang Katoliko talaga yon? Hindi ako naniwala bro. Hindi, starting lang bro, alam yun na yung mob na nila bro. Alam na yung mobs. Alam na. Cross daw, huwag natin kalimutan bro, na yung 70 Adventist may cross din sila. Pero pansinin mo yung cross pinakita niya. Hindi naman yung tulad sa cross natin bilang Katoliko. Siguro saan kaya nanggaling ang cross niya? Hindi ko alam. Katolista nga eh, gumagamit nila ng cross yung ibang sikta, di ba? Yung mga kulto. Gumagamit din ng cross yan. Pero ibang cross ng ating simbahan, sapagkat ang cross ng ating simbahan ay yung kay Kristo talaga ang ating pinatutungkulan na cross diyan. Sapagkat ang cross ay pangyarihan sa mga taong nangaligtas. At kailangan po nating maging proud sa cross. Kaya nga yung ibang sikta diyan na ayaw sa cross, mag-isip tayo diyan. Sapagkat sa San Pablo po ay naging proud siya sa cross ng ating Panginoong Jesucristo. Galatians chapter 6 verse 14. Diba? Kaya nga bilang Katoliko, kung pupunta tayo sa ibang lugar, unlike yung mga ibang bansa, pag ikaw po ay magsa-sign of the cross, alam na alam nila, ay sigurado Katoliko 'yan. Sigurado Kristiyano 'yan, tao na 'yan. Diba? Yung
cross kasi bro is the symbol of Christianity. Diba? Sa umpisa tayo kung saan na-connect kayo, na-connecta Mateo 16:18. Pag kayong ginamit mo na term kayo, alam ko na yan, grammatically speaking, you are not a real Catholic. Kasi kapag Katoliko ka, eh di kayo yung gagamitin mo. Dito pa lang sa comment section mo, nadulas ka na. Straight! Tama, to bro. The point! Ha? Ito ba yan, bro? Nadulas ka na. Ayan o, oh, yung sinabi niya o. Oh, sa umpisa tayo, sa umpisa tayo, kung saan nakakonek kayo, nakakonekta Mateo 16:18, term kayo. Nire-refer natin, nire-refer mo sa amin. So, ibig sabihin, you're not a real Catholic. At magpanggap ka pa ang Katoliko para saan? Ang sabihin mong, wow, may Katolikong nagkakaunawa sa Sabadista, Sabat, ganon. Para pa ipamukha mo, nalalabas kami sa Katoliko at maumanib kami sa Sabadista. Kung ano-ano niya yung mga paandar ninyo. Hmm. Ano bang nangyari sa inyo? Nagiging desperado na kayo sa mga banat ng Katoliko? Ha? Sa totoo lang, nagiging desperado na kayo. Now, ano to? Bagong pandar nyo? Bagong drama nyo? Straight to the point! Hmm. Naganap. Binigyan na nga kita ng meaning ng religion. Ikaw pa yung ayaw. Bro, yung diba? Religion kasi bro, pag-usapan na ang religion bro, hindi yan hiwalay kay Kristo. Kaya nga, pag ano tayo, ang identify natin sa mga Muslim, sa mga hindi ka... Paano bro, nagiging hiwalay ni Kristo yung religion? Christ is the religion, magiging hiwalay mo? Kaya nga, di ba, Christianos yan. Di ba, yung kapatid natin mga Muslim, ang describe sila natin, mga Christianos po yan. Saan napunta ang 10% nila bro galing kay Cyrus Green? Napunta yan sa bulsa ni Pastor. I don't know kung saan pa yung iba, dahil si Pastor dyan naman kumukuha. Wala naman trabaho si Pastor sa bangko para magkakita siya ng libo-libo. Wala naman trabaho si Pastor sa gobyerno. Wala naman trabaho si Pastor sa private company. O kaya may sarili siyang online business, kumbaga siguro. Pero pag sinabi natin na kung ano yung kung saan napupunta, eh normal, satya ni Pastor yun. O tignan yung simbahan nila, imbes na may mga 10% naman silang binibigay yung mga membro nila, hanggang ngayon di ko pa maitintipay kung simbahan ba yan o budiga. Wala namang ayos. Dito nga sa amin, giniba na lang ni Pastor yung kanyang simbahan. Nung naligo ko sa dagat, pagdaan ko doon, bakit sana ba yung simbahan ng Bible Baptist Church? Giniba na, lumipat. Wala ba kayong sariling tirahan o yung sariling kwan? Bawa naman kayo. Hmm. Bro, basahin natin yung 1 Timothy chapter 6 verse 5 bro. Yan mo, Tagalog. Bro, may nagtanong o, religion ba ang Mateo 16:18? Simbahan. Oh, religion. Naka-refer yan sa simbahan, yung simbahan, religion, tinuuhan in short, pananampalataya. Sus, nagun naman ho. Hindi mo ba alam? That's why, nagtayo si Kristo ng religion. Yan, St. Matthew chapter 16, verse 18. Kung ikaw po'y nasa Seventh-day Adventist, doon ka nagkaanib sa tayo ng kano. Bro, straight! To the point! Yan, bro, yung religion, bro, para rin yung illustration, bro, sa arka ni Noe bro, yung mga tao sumakay doon sa arka ba, katulad din ito ngayon bro, yung ang katoliko bro ay isa ring parang saka yung sasakyan bro eh. Kailangan natin bro yung magda-drive bro na marunong talaga magda-drive, alam niya kung saan tayo dadalhin sa sakta at sa tamang daan. Eh ang tanong ngayon, sino ba ang pinaka main driver ng Catholic Church? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. O dito naman po tayo sa Seventh-day Adventist. Sino ba ang driver nila? 'Di ba apat ang driver nila? E, paano 'yan? Si Elliot Goldwhite, si Joseph Bates, si Jean Andros at saka itong si James White. Ako naman oo. Kaya nga, bro. Bilang Katoliko bro, sigurado tayo bro, itong sinasakyan po natin ay totoong-totoo talaga. Kaya bilang itsa na sige. Bro,
Sino ba daw kuno nagsabi na hindi reliyon? Sino ba nagsabi na reliyon ang itinayo ni Jesus Christ? Kung hindi yan reliyon, ano yan? Iglesia. Sige yung iglesia, pagpalagay na lang natin. Totoo naman yun, iglesia naman tinayo dun eh. I will build my church. To sa ibang salin, itayo ko ang aking iglesia. Ang sige, yung iglesia na yan, reliyon ba yan o hindi? Ha? Ikaw lang yung katoliko ko no, hindi mo alam kung ano yung reliyon. Straight to the point. Kaya nga minsan, yung actions natin dito sa ating life is more on commentary. Para parang may buhay talaga yung programa natin. Halimbawa, ito, di ba? Kaya naglagay tayo ng mga effect. Kung nasasaktan kayo sa mga effect namin, sabi mo parang hindi na formal. Yung si ano, si Romo, papapasokin mo yan dito si Romo para maano yan hosto. Oh. Literal ba yan o figurative? Pag sinabi mong figurative, ibig sabihin hindi totoo. Pag sinabi mong literal, tunay. Totoo talaga, literal nga, oh, nangyari. Ano ba yung figurative? Figurative means, hindi totoo. Pag literal, totoo din, normal, totoo yan. Kapag sinabi mo figurative, ibig bagay sabihin na hindi totoo yung binanggit ni Kristo? Parang drama lang yung sinabi niya kay San Pedro? Parang prank lang yung sinabi ni San Pedro, sinabi ni Kristo kay San Pedro? Na matapos sa sinabi ni Kristo kay San Pedro, at ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itayo ko ang aking iglesia na kahit kamatay hindi makakatinag. Ano ba yan sa banggit sa Tagalog? Basahin ko muna ito sa Tagalog ha. Para mas klaro. St. Matthew chapter 16 verse 18. Ganito yung banggit sa Biblia. At sinabi ko sa'yo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itayo kong aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa ganya. Wala namang karugtong si Kristo na sinabi niya kay San Pedro, it's a prank. Hindi po ito prank ang sinabi ni Kristo. Totoo talagang nagtayo siya. Literal yun. Hindi figurative. At kaya nga, ang karugtong ng verse 16, sa verse 18, doon sa 19, binigyan si Pedro ng susi na karya ng langit. Well, hindi naman sinabi ni Kristo sa karugtong sa verse 19, Pedro, joke lang yun ha. Huwag ka maniwala nun, di totoo yun. Wala namang ganun sinabi ni Kristo. Lang ko naman. Si Daig, mag-monitor ako kay Daig kasi baka yung nag-live itong si Daig. Papasok tayo kasi tinira na naman niya yung kwan. Tinira na naman niya yung tawag nito. Yung sakramento ng kumpisal. Iwan ko kay Daig at saka hindi ko alam kung ano napasok sa utak nitong si Daig. O lagi na lang tira na tira sa Katoliko. Eh, normal, mag-response tayo. Kasi sila walang sakramento mo, 70 Adventist yata, bro. Hirap po umimbas ka nila, no? Wala silang sakramento. Ang pinagsusunod kasi... Meron naman silang... by the way, meron niyang sakramento yung mga Sabadista, yung mga sila-silaig. Meron sakramento yan. Yung bang NBA. Sakramento, yun na yun. Bro, may pasatot si Brad Cyrus, bro. Pasatot sa iyo, bro. Sige, shoutout mo yan. Kasi naganap ako sa Facebook page ni Common Sense. Shoutout mo sa iyo. Ito. Si Common Sense TV. Baka yung nag-live ito si Common Sense TV. Hindi nag-live itong si Common Sense TV. Akala ko ba yung magla-live siya? Ano bang oras mag-live itong si Common Sense TV? Walang sense, bro, eh. Hindi nga alam kung ayung common sense, ayung common sense at saka yung ang tawag nito niya. Yung common sense o conscience, pareho lang daw. Ano ba naman 'to? Bro,
yung kanina nagpapanggap na Catholic ko, bro, tinanong ko sa kanya, ano ba ang three pillars of the Catholic faith? Na, hindi alam. Hindi nga nakasagot, di ba? Tapos sasabihin Catholic ko, ano, patawa pa. Nagpapatawa pa talaga ito. Eh, hindi naman parabol yung sinabi ni Cristo sa St. Mateo 16:18. Hindi parabol yun. Totoo talaga yun. Nag-exist talaga ang iglesia na yun. At ang pinakaunang membro, yung mga 12 apostle. Ha? Kailan ba sinabi ni Cristo kay San Pedro, bigyan ko kayo ng parabol, ha? Itayo ko ang aking iglesia. Oh. Walang ganon, pre. Ha? Oh. So, hindi naman ibig sabihin, kaya nga, iwan ko kung tauhan siguro ito ni Common Sense TV. Wala namang common sense to. Hmm. Common sense, pero walang sense. Hanapin ko yung live niya. Bigyan ko yan ng komentaryo. Wala yun, bro. Takot yun. Bro, hirapan nga. Simpleng tanong sa'yo. Bro, sina Sister Cassandra Yang. Shoutout sa iyo, sister. Kaya hindi mo ba alam, hindi mamatay ang kanyang iglesia, meaning may buhay. Totoo! Kaya nga, kahit maraming persecution ang dumadaan sa simbahang Katolika, still, umabot tayo ng almost 2,000 years ago. Natalikod ba yung iglesia ang tinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Wala. Binigyan niya ng buhay. And who is the life of the church? That's why Christ. Sa paanong paraan si Kristo na hindi naman si Kristo nandito sa atin personally? Paano natin siya magkikita? Paano natin siya maharap? Through Holy Communion o through the Holy Eucharist. Kaya meron tayong misa. Ikaw, Katolikong Hilaw, Katolikong Pike, doon ka kay Common Sense, pagkapare-pareho kay nun. Bro, shout out straight natin, bro, to the si point. Si Auria Cabardo. Mm. Hello daw sa'yo, bro. Hello daw sa'yo, sabi niya. Ah, oh, magandang gabi. Sa inyo rin. Oh, magandang gabi. Kaya Gambito, John Dibs. Abay, ano bang pinag-uusapan nyo kay Romo? Kasi, sabi niya, akala ko magdidibit daw sila ni Brother Jojo Tigilo. Kaya nga, napilitan ako mag-live rin na kasi sabi niya mag-moderate. Ano bang isyo ni Jojo Tigilo? Yung si John Romo, ang topic po nila ay papatutunayan daw ni John nga na ang Sunday, Sabbath is not biblical. Biblical daw. Not biblical? Wala na pa silang ibang topic. Bakit paulit-ulit na yan? Di ba sila nagsasawa nun? Ginalang silang sabat. Ano ba ito? Mabuti pa sa inyo. Mo sabat dala mo rosaryo. Alaragod. Sabat. Si Bulawan, nagahamon ang debate. Matutunayan ko na sabat ay ganito. May sabadista rin, si Kian Pilides. Sabi ko sa kanya, magdidebate tayo. Kasi hindi na ako busy dati. Sabi niya, tinakbuhan mo ako eh. Eh, nag-explain ako na ayaw ko na magbigay ng ganito-ganyan. May lakad ako, importante nun. Ay, iiwan ko kung siya ba yun. Hindi ko alam kung saan yung debate na yun. No, ngayon, hindi na ako busy. Always na akong online. Sabat pa rin yung topic niya. Nakakasawa so, naman. Eugene, mas maganda siguro, bro Eugene, kung ang topic natin, bro Eugene, sino ba dapat ang maging bayani? Sila Pulapo ba o si Magilan? Saan mababasa The Message Bible on Sunday, bro? Una, tingnan ko muna itong The Message Bible ko. Mababasa yan sa Acts chapter 20 verse 7. We meet on Sunday to worship and celebrate Master Zapper. Nandun din yan sa, ano, sa Revelation Onoges on Sunday. Hindi, Lord's Day na ang nakalagay, Sunday na. At saka... Napatunayan, bro Eugene, sa debate ninyo ni Kamacho. At saka sa Isaiah, magbanggit tayo sa Isaiah 52. Ito yung banggit sa Isaiah 52. Wake up, fall on your boots, Zion, rise up in your Sunday best, Jerusalem, holy city. Ayan o. Ituloy mo kung basahin, kamatayon, dili makabungkag niya, unsa na o kinsa na. Sa simbahan. Naka-refer yan sa simbahan. Hindi ka ba marunong mag-Tagalog? Dito ka na lang sa Bisaya section ko bukas. Baka nahirapan ka kasi sa ano eh. Ako rin parang
ano ba yun, saksak sinago yung ano mo. Mga 7 billion views, bro. Papasukin mo yung mga 7 billion views. Ay, wag na lang natin itong papasukin itong si Mark Lingas. Kasi ayaw ko sa mga taong hindi open-minded. Ay, wag lang yan, bro, si Lingas mo. Wala yan, kuhan man yan. Fake Catholic yan. Maka, ano yan, bro? Oh. Lingas-lingas lang yan dito, bro. Lingas-lingas. Galangas na. Straight to the point. Ha? Yung pinakapunto talaga niya is mga sar lang ng Katoliko. Ay, mali kayo. Hindi nyo tinuloy yung basa nyo. Unlike sa mga ibang ano, sa mga ibang sabadista na pwede nating makatig yung sa Bisayan tigbakay, unlike ni Daig, ganda yun si ano. Agit mo bro ni Daig. Ito. Sabihin mo kay Daig, pasok ako sa live niya ngayon. Asa na ba ito si Daig? Hindi man lang siya nagla-live sa kanyang Facebook page. Ay baka sa kanyang ano, bro, sa kanyang Jun, Facebook siya si, nagla-live. Si Julito Daig, bro. Ano yan, bro? Bata pa yan, bro. Baguhan pa siguro yan, bro. Nagla-live talaga si ano, oh. Nagla-live talaga siya. Pero yung live niya, 3 minutes lang. Siguro bad signal ito, sandali lang ha. Hindi, papasokin muna dito si... Bro, wag kang papasok doon, bro, kasi bro, pag maipit yan si Julito Daig, bro, out ka na, kick out ka agad yan. Yeah, pala. Ay, natakot sa Hilmire, kinick out niya ako. Sabi niya, yung kumpisal daw, inegosyo lang daw ng mga pare. Bukas, re-rebat natin ito bukas sa Bisayan maging, translation. Paano maging negosyo, bro? Nung isang buwan, bro, nagkumpisal ako, bro. Wala naman hiningi spader na ano, bayad ka, wala ganyan. Ito talaga si Julito Daig, no? Ang hilig-hilig talaga. Mahilig magbintang yan. Mahilig magbintang. Wala naman pare na, alimbawa, ikaw po'y nangungumpisal sa pare. Hindi naman sinabi ng pare, wala ka ba pambayad? Uwi ka na lang sa bahay nyo. Magkano ba bayad mo? Mangungumpisal ka. Anong kasalanan mo? Ganto, ganyan. Mahal-mahal yung bahay kasi malaki yung kasalanan mo. Huwag ganun. Dahil yung sakramento, hindi mabibili yun at hindi pwedeng ibinta yun at hindi pwedeng gawing pangkabuhayan yun. Sakramento yun eh, di ba? That is tinatawag yun na sin of simone. Ibig sabihin, mabigat na kasalanan yan, mabigat na kaso yan. Walang pare na sinasabing dito kayo sa akin mangungumpisal, magdala kayo ng bayad. Wala namang ganun. Dahil hindi binayaran ng mga pare. Sige. Itong mga kuha ni Daig. Hindi ko alam kung anong nangyari ni Daig. Bakit ganito si Daig? Iwan ko ba kung Katoliko ba natin si Julito Daig, bro? Baka, sabi niya, yun. Katoliko daw. Sagutin. Anong simbahan? May buhay ba? yung kuwan siguro yung sinasabi mo. Estruktura. Siyempre, yung estruktura, walang buhay yun kasi building lang yun eh. Yan ba siguro yung pag-uunawa mo? Ang may buhay yung mga membro. Kung mamamatay man yung mga membro sa loob ng simbahan, mabubuhay rin yan sila. Magkakaroon din yan ng buhay na walang hanggan because of Holy Communion. Pero yung pagka sinabi mo na wala man yung buhay, yung simbahan, yung sigurong structure yung sinabi mo, yung mga building. Sige, bro, sige, ano? Huwag natin kalimutan, bro. Mali yan na argumento ni Mark Lingas, bro. Sapagkat ang simbahan ay buhay yan, sapagkat ang simbahan po ay yan ang katawan ni Kristo. Hindi talaga ito nagbabasa ng Biblia. Diba? Binasa kasi, paano kasi yung binasa niya, yung mga Playboy magazine? Diba? Ang tanong niya, may buhay ba ang simbahan? Siyempre, may buhay yan sapagkat ang katawan ni Kristo, hindi yan mamamatay. Buhay na buhay yan. Kaya binasa kasi niya, bro, yung mga Playboy magazine lang. Ito talaga si Lingas talaga, no? Magtanong. Straight talaga to magtanong. The point! Paano yan mo walang buhay? Katawan ni Kristo nga eh, sabi ni San Pablo. Kasunod niya sa Efeso chapter 5 yata, chapter 5 verse 23. Si
Kristo ang ulo ng kanyang simbahan. Kaya nga, kaya nga kami bro, kaparty kami sa katawan ni Kristo, sapagkat ang simbahan Katoliko ay siyang katawan ni Kristo at siya po ang ulo, kulusas 1:18. Ang tanong mo, ganito, may buhay bang simbahan? Yes, meron ka. Tulad namin ni Bro Eugene ngayon, buhay na buhay kami. Nag-charge kami dito. Sandali lang. Sabi niya, charge means building. Structure is a building structure. Charge means people. Oh, so ano mo problema nun? Namo problema ka na. Magandang gabi kaya Emiliano Modilgilio. Alam mo, pag may panahon lang sana ako din sa mga fake account, tinachat ko na itong mga ibang sikta. Ako po ay sabadista. Ikaw po ba ay sabadista din? Baka yung mag-reply, oh, sa ano ako? Alam na. Diba? Ganyan yung mga kwan. Oras! Tay size minutos na magalipas ang alas 9 ng gabi. Straight to the point. Ano yung concern mo? Yun bro ba yung si Mark Linhas bro, kung atin mo mag-analyze po tayo sa kanyang argumento bro. Mali talaga bro ba, kasi kung magtanong siya bro, mali yung tanong niya eh, di ba? Wala nga, mahirap talaga kung tunay ba tong 70 Adventist, ano ba kaya ang sikta nito? Hindi natin yan hindi natin yan masiguro kung 70 Adventist ba yan bro. Pero sigurado ako bro, hindi yan Katoliko bro. Hindi natin yan kasamaan si Lingas bro. Kagaya sa kanta, mahirap talaga magmahal ng syuta ng iba. Kasi inangkin nila na sila daw yung ano, yung tunay na simbahan. Eh hindi naman. Bro, tunay naman sila. Pero ang problema, hindi si Kristo founder. Ano, ganun lang yan kasi. Eh, tunay. Tunay naman silang simbahan. Eh, totoo yun. Tunay kayong simbahan. Totoo nga, tunay kami. Tunay kayong sulpot at piki. Ayan. Straight to the point. Pasokin daw natin. Yeah. Pasokin mo yan, bro. Ano bang sinabi sa'yo ni Juan? Nabutan ko itong si John Romo ba? Sinabi niya, ano ba yung sinabi niya sa akin na itong si Gapo? Ano ba yung banggit niya? Parang personal na yun na comment niya tungkol sa'yo, bro Eugene. Kasi nga, sabi niya sa akin, gusto niya ako na mag-moderator sa debate nila. Kaya nga, napilitan ako mag-live kanina. Pero hindi ko nga alam bakit napunta sa'yo yung comment niya. Nahihirap ko kasi personal naman nga yun na comment ko eh. Ano bang sinabi niya sa akin? Ay wala na bro, kundi lang yung yun lang bro, yun lang sila. Sabi niya para yung kasi ito si Bro Eugene, sabi niya ito si Bro Eugene, nakakapikon yata yung pagkaintindi ko sa sinasabi niya. Kasi para daw pang bata eh. Nasasaktan siguro si Brother Onsay Pids. Onsay Pids, ano daw page mo? Wala akong page. Dito lang ako laki kay Bro Eugene. Pag invite ni Bro Eugene, pasok ako dito. Hindi naman ako nga nagla-live eh. Bali, in short, pa extra na lamang. Oh, kasi bro, busy tayo sa trabaho bro. Alam naman natin na may trabaho, may pamilya din ako. Kahit, pag minsan-minsan, pag dito sa bahay, ito. Pag mag-live si Bro Eugene, ipasok talaga ako, tapos magtulungan kami ni Brad Eugene sa pagsagot sa mga tanong niyo. Kaya kung gusto ka pumasok na dito. Pasukin mo na yan, Bro Eugene. Sino? Ito si Mark Lingas. Lingas ba yun? Lingas. Lingas yata yung pag-prolong sa kanyang apelyido, bro. Lingas. Bukas na lang. Bukas ng umaga. Bisaya ako bukas ng umaga. Wag na lang ngayon kasi baka yung nahihirapan ito sa Tagalog. Oh. Maano tayo. Bukas na lang, bukas. Bukas. Sa may Bisayan section natin. Para tuloy-tuloy yung usapan natin. Kasi dito, pag pinapasok ko sa tinan mo nga yung ano niya, yung profile picture talaga niya, kamay lang yung ano.
Bakay magsalita ito ng Bisaya, mahaluhan. Ngayon daw, may bagdo siya bukas. Sige ha. Nagmamakaawa naman, kawawa naman. Sige, pasokin natin yan, bro. Magaling naman siguro mag-Tagalog yan si Brother Mark Lingas, a.k.a. Katoliko puno. Katoliko daw. Sige, ito. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. Sige. Sir, parang sir, parang inip na inip ka sir, gusto kang pumasok talaga sir. Nakikita ko sa eager na eager ka talaga sir. Bro, Eugene, ano ba, baka gusto niyo sabihin ng totoo bro, ano ba talaga religion niya bro? Para naman maklaro tayo dito. Katoliko. Sige, ano bro, anong klaseng katoliko bro? Kasamaan ka ba namin bilang katoliko o hindi ka namin kasamaan kay? Kasi marami namang nadadala ng katoliko bro eh. Katoliko. Roman Catholic Church. Roman Catholic Church. Ha? Roman Catholic Church ka? Roman Catholic Church daw siya. Ako lang, ano? Gusto lang ko sir, ano ba yan? Bahay mo ba yan o ano? Kalinawan. Kasi yung palagi kong nakikinig sa inyo, para kayong bully ng bully sa ibang mga hindi naman ganyan ang pinuturo ng Diyos. No. Ganito yan, sir. Hindi ibig sabihin, bully kami ng bully sa iba. Tigil-tigilan nila yung pambubully sa Katoliko. Tigil-tigilan din namin yung pambubully sa kanila. Ako, sir, sa buong buhay ko, sir, namumuli ba ako ng mga Islam dito, sir? Wala na nga, di ba? Wala namang isong Islam sa Katoliko. Namumuli ba ako ng mga four square charts? Wala. Sino ba yung madalas kong tinira dito kung hindi si Binti Adventist, yung iglesia ni King Koy? Yes. Yung kay Manalo, ika nga. Dahil sila yung pinakamalakas na mabubuli ng Katoliko. Oh, nag-ingay ba ako sa mga born again? Wala. Yeah, alam kong born again, wala namang iso. Hindi, huwag kang tapos ka na. Oh. Para marinig. Alam sige. Magsalita ano natin ka? Ano ang atin sa iyo? Ano atin bro? Kayo bro. Ano, may tanong ka bro? Nangyari. 'Di ba? Sa mga katolikon, bully ng bully. Actually, ako Katoliko, bumili ako ng Bible sa akin, yung aking Bible talaga para may basa ako. Ah, sige. Pakita mo yung Bible mo. Sandali lang, kunin ko ando sa kwarto. Dala. Sandali. Galit ito eh. Parang mainitin. Magaling naman pala mag-Tagalog si Brother Bro Eugene. Ah, magaling pala. Mainitin yung ulo. Di ba? Eh bro, kung Katoliko siya bro, eh, kulang lang siguro siya sa ano bro, sa ano? Hindi, Katoliko yan na talagang hindi niya binigyan yung pansin yung kanyang pagkakatoliko. Eh, kaya nga. Basta siguro na Biblia, sariling interpretation, ayan na. Kaya bro, kung kasi nga Katoliko siya, ay hindi niya alam yung three pillars of the Catholic faith natin. Meron siyang Kristuhan ng Katilingban. Yung Kristuhan ng Katilingban Biblia. Sige. Ilan yan, bro? Ganito, bro. Bully kayo ng bully sa iba ba? Hindi naman yung tinuturo ng... Hindi naman kami namumuli, sir. Sinagot na namin yung mga bintang nila sa atin bilang Katoliko. It is a right, it is our duty to answer the allegation of the other sect. Kuha nyo? Okay nga. Kaya ako, nag-church ako, kasi mayroong, alang, Catholic defender. Gusto ko sanang sumali kayo dyan. So, nag-start ako, nagbasa. Nag-start ka? Nag-start ka ng nag-seminar ng Catholic defender? No, ito lang. Binabasa ko. Tapos tinignan ko yun. Mahirap, sir. Mahirap pagbasa na sarili yung unawa, na wala kang guided by the Holy Spirit, walang nagtuturo sa'yo, basa ka lang ng basa, ayun nangyari sa'yo. Sakto. Yan nga. Hindi ko alam sa una yung kung anong mga interpretation dito. Sabi mo, hindi mo alam kapag wala kang Holy Spirit. So paano natin makuha ng Holy Spirit? So mag-pray tayo, di ba? So nag-pray ako. Matagal to, hindi to ngayon lang. Ilang years to bago na yung nalaman natin kung ano ang mga interpretation dito.
Matag... So, naniniwala ka ba sa Bibliyang hawak mo? Naniniwala ka ba nun? Oo, oh, naniniwala ka. Ah, sige, pwede ba kibasa doon sa no, footnote ng St. Matthew chapter 28? Dahil sa panghuli na, yung panghuli na footnote to, at simbahang katoliko lahi sa ubang kristohanong pundok kay gisugdan man kini sa mga tinunan ni Jesus. Iniwala ka ba nito? Ano na? Chris, ano na? Ano yung sabi mo? Basahin mo dyan. Basahin mo lang, hindi ko pa alam. Ah, sige, basahin ako. Ang simbahang katoliko lahi sa ubang kristohanong pundok kay gisugdan man kini sa mga tinunan ni Jesus. Mao nga obligado siya nga magpabiling usa taliwala sa mga sumusunod sa apostolis nga mao ang kaobispuhan. Wa mo? So, mula sa Bible, dili sa sulod. Oh. Okay. Ah, sa inyo, kristohanong katilingban ito. Lagi, So, start tayo bro sa ganun, bro. Kasi nag-umbisa yung mga religion. No. Naniwala ka ba sa footnote na sinasabi doon sa Biblia? Naniwala ako na... Wala naman pala yun. Naniniwala ka naman pala yun. Ang question mo, patinggan ba ako? Kung saan tayo nag-umbisa sa Matthew 16:18? Doon tayo. Ha? Yun yung basahin natin. Doon na tayo. Huwag tayong magpa... Palayo na. Diyan lang sa 18. Ano bang concern mo sa St. Matthew chapter 16 verse 18? Uy. Yung tinanong ko sa iyo kung figurative ba yan o literal. Mahilig si Jesus Christ bingay. Alam mo yun? Hindi naman literal parabol yan, sir. Tama naman bro. Mayroong parabol si Kristo. Ngunit sa Matthew 16:18. Literal yan. Hanggang ngayon lang ako bro kasi ano, tawag nito sa alas 9:47. Bukas ulit bro ha, kasi papasok ako sa live ni Daig bro. Ayan o, ito si Daig, talak na naman itong sa ano, katolikong pananambalataya. Papasokin ko ito. Bro Eugene, bigiray lang natin si Daig dito bro kasi i-kick out ka lang dyan bro. Ano ba topic niya bro? Ay hindi, hindi. Papasokin ko talaga itong si Daig o. Oh. Oh, talak na talak ito. Sige. Oh. Sige. Tago ni mo, Jim. Ah, bro, ako to. Ito baga, literal ang Matthew 16:18. Literal yan. Hindi literal yan, parabol. Yan. Hindi parabol yan. Hindi parabol. Nasagot na. Yan. Mag-istorya tagbo. Balik na kay pasumbing ay si Jesus Cristo permente. Oh. Dili na literal. Pero, hindi like, naman lahat. Sinabi niya na may pasumbing ay may parabol. Oh, sige. Yan, dito na lang muna. Nata kayo hanggang sa susunod muli. Ito yung lingkod Brad Eugene Gapo, Defensor Katoliko magsasabi sa inyo magandang gabi at pag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.